Sitayo na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at sa mo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, ikaw ang Panginoon, ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ni na San Apostol San Felipe at Santiago. Araw ng Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Mayo, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw na ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan humihingi tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na gagawa natin laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan ay sama-sama nating tinitipon at iniaakyat sa langit ang lahat ng ating panalangin at pagsusumamo ng ating puso. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo, at sa dupay kapayapaan, at sa dupay kapayapaan sa mga taong inalulundaniya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan.
makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon, binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. At ngayon, ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo
itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasalabing dalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay, napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa'king matatanaw, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakikita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na
sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan na ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes sa buwan ng Mayo, araw ng ating debosyon, at kung inyong mapapansin, hindi mahulugang karayom ang ating tahanan, ang dambana ni Jesus Nazareno simula alas 4 ng madaling araw. Tunay ngang ang mga deboto nagpapasalamat sa araw na ito sa mga biyaya't pagpapalang ating nakakamit sa pamamagitan ng ating hari at tagapagligtas, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ang mga kadibotong nagpapasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno? Nagpapasalamat tayo dahil sa kagalingang ibinigay at ipinadama sa atin. Nagpapasalamat tayo sa mga kahilingang pinakinggan ni Jesus Nazareno. At naririto rin karamihan sa atin upang humingi, dumaing at manalangin ng pagsusumamo ng kanilang mga puso. At makakaasa naman tayo na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, didinggin niya ang lahat ng ating mga panalangin. Ito yung sinabi niya sa huling bahagi ng ating ebanghelyo. Ang lahat ng bagay na kakailanganin ninyo, hilingin ninyo sa pamamagitan ng aking pangalan, at iyan ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya nga ang lahat ng ating panalangin, idinadaan natin sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Dahil sa pamamagitan niya, lahat ng ating panalangin ay may bisa. Ang lahat ng ating panalangin, naniniwala tayo na kanyang pakikinggan.
kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas? Ang mga kadiboto nating ngayon pa lamang nagpapasalamat na sa Diyos sa katugunan ng ating mga panalangin. Amen po ba? May kwento po ako sa inyo. Minsan po may isang bulag na babae na nasusuklam sa sarili dahil sa kaniyang kapansanang pagiging bulag. Kinasusuklaman niya ang lahat dahil nung siya'y isinilang, wala siyang anumang nakita kung hindi ang kadiliman. Subalit, tanging ang nobyo lamang niya ang nagpapatibay ng kaniyang damdamin dahil mahal na mahal niya ang nobyo niyang nagtitiyaga at nagsasakripisyo para sa kanya. Ang nobyo niya laging nariyan para sa kaniyang pangangailangan. Kaya minsan niya nang sinabi at hiniling, kung makakakita lamang ako, kung makikita ko ang kagandahan ng mundo, pakakasalan ko ang nobyo ko ngayon. Isang araw, may nagbahagi at nagbigay ng isang pares na mata upang ang bulag na babae ay makakita. Tinanong siya ng kaniyang kasintahan, ngayong may mga mata ka na, ano ang iyong masasabi? Napakaligaya ko. Sa wakas, nakita ko ang kagandahan ng mundo. Kaya tinanong siya ng kaniyang kasintahan, ngayong nakita mo na ang kagandahan ng mundo, pakakasalan mo na ba ako? Ngunit laking gulat ng kaniyang nobyo nang sabihin ng dating bulag na hindi kita pakakasalan pagkatapos niyang makita na ang kaniyang nobyo ay bulag. Pagkatapos ng ilang araw, muling nagsulat ng liham ang kaniyang nobyo at ito ang sinabi, pinakamamahal ko, ingatan mo ng husto ang mga matang kaloob ko sa iyo. Tunay at totoong totoo ang pagmamahal ko sa iyo na kahit mga mata ko, ibibigay ko sa iyo ng buong puso ko. Okay lang kahit hindi ako makakita dahil ang katotohanan, mahal na mahal kita at ang nais ko, makita mo rin ang kagandahan ng mundo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marami sa atin ang nakakakita, ngunit nagbubulag-bulagan sa tunay na totoo, sa tunay na daan, at sa tunay na katotohanan. Marami ang nakakakita, ngunit hindi ginagamit ng tama ang pagtingin at pagtanaw sa buhay. Kaya naman, napakaganda ng paalala ni Jesus Nazareno sa unang bahagi ng ating ebanghelyo. Sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Si Jesus Nazareno ang daan dahil siya mismo ang nagsabi nito, nangangahulugan na hindi siya isa sa maraming mga daan. Siya lang ang nag-iisang daan patungo sa ating Ama. Sinabi pa niya na hindi tayo makakarating sa Ama
kung hindi sa pamamagitan niya at tanging sa pamamagitan niya. Maliligaw ang naglalakbay ng landas na tutungo sa ibang daan at sila'y mapapahamak. Anumang pilit nating lumihis, anumang pilit nating magpakalayo, babalik at babalik tayo sa tamang landas ni Jesus Nazareno. Dahil ang ibang daan, ililigaw tayo at dadalhin tayo sa kahapamahakan at matinding pagdurusa. Subalit ang daan ni Jesus Nazareno, aakayin tayo tungo sa kagalingan ng ating karamdaman. Ang daan ni Jesus Nazareno, palalayain tayo sa ating mga bisyo, pagkakautang sa buhay. Ang daan ni Jesus Nazareno, tiyak na tiyak, patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga, si Jesus Nazareno din ang katotohanan. Hindi siya kathang isip lamang. Si Jesus Nazareno, hindi isang teorya o pansariling paniniwala. Buhay na buhay ang katotohanan ni Jesus Nazareno bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sa Kanya natin nakikita kung ano at sino ang Diyos Ama. Siya ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. Marami sa panahon natin ngayon, gaya ng aking sinabi, alipin ng maraming bagay, alipin ng makamundong karangyaan, alipin ng laman, alipin ng sugal, alipin ng kasalanan, alipin ng karangyaan, alipin ng karangyaan at katanyagan, alipin ng maraming maling pagnanasa at paghangad sa buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isa lamang ang katotohanan na ating kailangan. At yan ay ang katotohanan ng Diyos. Mapasayuman ang lahat sa mundong ito. Maging ikaw man ang pinakamayaman, pinakamagaling, at pinakatanyag, hindi ka magiging masaya hanggat wala kang Diyos sa iyong buhay. Uulitin ko po, nasayuman ang mundo, sa bandang huli, pagtulog mo sa gabi, hinding-hindi ka mapapanatag hanggat wala kang Diyos sa iyong buhay. Anumang hirap mo, anumang kapuspalad mo, anumang pagdarahop mo sa buhay, kung may Diyos ka na kasakasama, sapat na ang Diyos para makatulog ka ng mahimbing. Sapat na ang Diyos upang makipagsagupa ka sa buhay, sapagkat tanging ang Diyos ang magbibigay katuturan at kahulugan sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya nga sinasabing si Jesus Nazareno din ang buhay. Kaya tayo may buhay ngayon, kaya tayo nandirito ngayon, kaya tayo humihinga at umiiral sa mundong ito, ay dahil kay Jesus Nazareno. Tayo ay kanyang tinubos sa ating pagkakautang at kasalanan. Sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng pag-asa ng bagong buhay. Nagkaroon tayo ng pag-asa
na muli tayong mabubuhay sa gitna ng ating kamatayan, nagkaroon tayo ng pag-asa na makakamit natin ang kaligtasan at tayo ay mabubuhay magpakailanman kasama ng ating Diyos Ama sa kalangitan. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi nating tatandaan, binigyan tayo ng Diyos ng paningin, ng pandama at ng karunungan upang makilala natin at panggapin si Jesus Nazareno bilang tunay at nag-iisang daan, katotohanan at buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni na San Felipe at Santiago. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid at kadiboto na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga nagdiriwang ng mga anibersaryo ng kanilang kasal, gayon din ang mga kapatid at kadiboto natin na walang makain at nagugutom, na may malubhang karamdaman at mga kapatid nating naghihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y ininigtas. Mga kaaway, hindi makuwang matuwa mula sa libing.
tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang unan mong bigay, ang alak katinapay, andog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. At ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo.
para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mapasalamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at hinwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Night of exile, stay with me.
my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The force that sustains me, the unique joy of my announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo.
ng sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ng sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10. Napapasok na grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa the Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao, kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago. Kami naway marapatin mong makakita sa iyo, sa aming pagtingin, sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat
at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.